Galing sa pamilya ng mangkukulam sa Sikihor, si Nikki. Takbuhan ng mga taong may galit at gustong magpabarang ng iba. Aminado si Nikki na marami-rami na raw ang kanyang nagawang kasalanan at nagamitan ng tinatawag na black magic. Pero paano nangyari na ang masamang gawain niya noon ay napalitan naman daw ngayon ng kabutihan at pagtulong sa mga ligaw na kaluluwa? Bakit tinalikuran ni Nikki ang kadiliman at ngayon ay binansagan pang The Good Witch? Tutok na dahil ito na ang kwentong kakaiba sa hiwaga ng mga manika ni Nikki. Ang mga manikang ito, koleksyon ni Nikki. Hindi para laruin o gawing pang-display, ang mga ito pwede daw magpabago ng buhay ng isang tao. Hindi na bago kay Nikki ang paggamit ng mga manika para makipag-usap daw sa mga espiritu dahil siya ay isang aminadong mangkukulam. Sa Sikihor po, meron din kaming tradisyon. May mga paper dolls, pinapasayaw nila. Yun po yun, nag-i-invite sila ng spirit doon. Mga good spirits to play. Yung first doll po kasi bigay ng pinsan ko. Yung second ko, ako na yung gumawa. Tapos yung mga the rest, sa iba't ibang mga masters at iba't ibang mga makukulang. Namana daw ni Nikki ang kanyang kapangyarihan sa mga ninuno. Nanggaling ako sa pamilya ng mga taong nagpa-practice ng salamangka, ng mahika, ng kulam, sorcery, witchcraft, panggagamot. Ako lang po nagkataon na merong kakayahan para makipag-usap, makakita ng mga ibang nilalang na hindi po nakikita ng normal na mata at tao. Buong tapang pang-inamin ni Nikki sa Rated Corina, nagginamit niya noon ang kanyang pambihirang kakayahan para sa masama. Ito lang kasing alam ko na pwede kong pagkakitaan. Ginawa kong negosyo to. Hindi daw niya naisip na pwedeng ikapapahamak ng kapwa niya ang kanyang ginagawang pangkukulam at pangbabarang. Ang mahalaga sa kanya noon, kumita na lang siya ng malaking pera. Lahat. Everything worse you can think of. Kung merong ipapagawa na tao na bigyan ng sakit, patayin mo taong tao na to, o bayaran mo ako ng ganito, tatlong araw lang yan. Masyadong madilim at masyadong itim ang kapangyarihan ko. Pero isang araw, isang trahedya sa kanyang sariling pamilya ang nagpabago ng lahat para kay Nikki. Nasunog yung bahay namin. Lahat na napundar ko, walang natira. Parang kumatok yung langit baga na, oy, hindi ikaw yung pinakamakapangyarihan nila lang sa mundo. Nandito pa rin ako. Sa tindi ng sama ng loob, nagpakalayo-layo si Nikki at nagpasyang makipagsapalaran dito sa Maynila. Pero kahit anong pilit ni Nikki, hindi niya matalikuran ang kanyang kinagisnan at ang kapangyarihan umano na ipinamana sa kanya. Ang kaibahan lang ngayon, sa kabutihan na daw ginagamit ni Nikki ang kanyang kapangyarihan dahil sa mga bagong kaibigan na kanyang nakilala. Hanggang na-meet ko yung master ko ngayon at mga guru, mga divine guru ko, sa mas mataas na antas ng mahika, ang tawag dito is mahika divino or divine magic. Meron pang mas makabuluhan, mas makakabuti sa kaluluwa mo na mga pamamaraan na pwede mong gawin sa paggamit ng kapangyarihan mo. Sa kanyang tinatawag na mga master at guru, natutunan niya ang paggamit ng kakaibang manika na kung tawagin ay mga wealth fetcher. Sa salitang Thai ay kumantong, na ang ibig sabihin ay the golden boy, ang tagapagdala ng swerte at kayamanan. Pero may kondisyon daw ito para tumalab at kumapit ang swerte. Kung gagamitin mo naman po sa mabuti, ang maidudulot nito sa iyo, lalakas yung kita ng negosyo mo. So of course, yayaman ka, it follows after that po. Poproteksyonan ka niya against sa kulam or against sa bad health, sa mga aksidente. Protection din po siya sa bahay.
Babala pa ni Nikki, huwag abusuhin ang paggamit ng mga kumantong dolls. Dahil baka sa halip na swerte, ay patong-patong na kamalasan ang dumating sa may-ari nito. The worst that you can imagine. Like what? Like, pwede siyang patayin nun. Pwede siyang magkasakit. Basta any kind of bad karma po. Pag tinuruan mo siya ng maling gawain, nagbabago yung enerhiya ng spirit. Nagbabago yung enerhiya ng doll. Yung iraradiate niya ng enerhiya sa buhay mo, sa lugar mo, sa negosyo mo, masama na din. Ano bang sikreto mayroon ang mga manikang ito? Totoo bang tinataguan ng mga kaluluwang ligaw ang manika? Saan galing ang kapangyarihan ng mga manika ni Nikki? Kapit lang dahil ang mga kasagutan mamaya na sa pagbabalik ng Rated Corina. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. Mangkukulam, mangbabarang, puno ng galit at kasamaan. Yan si Nikki noon sa kanilang probinsya. Pero malayong malayo na si Nikki ngayon dito sa Metro Manila. Dahil ngayon, mas kilala na siya bilang The Good Witch. Dahil yan sa mga bagong kaibigan na nagpakilala sa kanya ng paggamit ng manika na kung tawagin ay mga wealth fetcher o kumantong. Ayon kay Nikki, ang mga manika daw na ito ay pinamamahayan ng mga kaluluwang ligaw at hindi makatawid sa kabilang buhay. Merong mga kaluluwa ang tinatawag natin na earthbound spirits. So itong mga spirito na to, hindi na sila nagkakaroon ng chance mag-reincarnate. Or natatrap na sila dito sa tinatawag na mortal coil, sa dimensyong physical natin. Sa amin kasi na merong kakayahan na makakita, na makipag-usap sa mga kaluluwa. May mga kaluluwang lumalapit sa amin na nagpapakilala, "Uy, tulungan mo naman ako." Ginahasa kasi ako, "Tulungan mo naman ako. Pinatay kasi ako, sinagasaan ako, hindi yung mga hit and run. Tapos nalibing ako dito or iniwanan ako sa dito sa gubat na to, pwede mo ba akong hukayin?" Ang mga manika raw na ito ang nagiging pansamantalang tahanan ng mga espiritu. Yun na yung bago niya na forma. Tapos may iba naman pong paraan from clay. Tapos hinaluan namin ng mga ashes ng remains or body parts. Sometimes may bones or may corpse oil, hinahalo namin siya doon sa para meron siyang niya siya yon. So para doon siya mamahay. Tulad ng ordinaryong tao, kailangan ding pakainin ang mga kumantong doll. At dahil mga kaluluwa ang namamahay sa mga manika, dapat daw binibigyan sila ng pangalan. Una mo siyang natanggap, mayroong proper din yan na ritual para papasukin siya sa bahay mo at sa buhay mo. Tapos bibless mo siya ng bagong pangalan. Parang binabaptismal. Pinangalanan ko po siya na Choco. Time na yon, kapitbahay namin yung anak niya na sagasaan. So humingi siya ng tulong sa akin na kung pwede daw, ipagdasal ko yung anak niya, tulungan ko yung kaluluwa. Sabi ko, okay lang ba sa'yo na ampunin ko yung kaluluwa ng anak mo? Kapag pulang-pula yung mata niya, ibig sabihin, nandito siya sa loob ng form niya, sa bahay niya, itong doll na to. Paglilinaw ni Nikki, hindi panghabang buhay na hawak ng isang dagabangalaga o foster parent ang isang kumantong doll. Dadating daw ang panahon na mamamaalam ito kapag tapos na ang misyon. Ang importante kasi gumawa rin ng kabutihan ang nangangalaga sa mga manika bilang kapalit sa swerteng binibigay sa kanila. Kailangan nilang i-transfer kalahate or one-third doon sa pangalan nung dal. Para pag naipon-ipon na po yun, yung merits nung manika na binigay mo, yung pinakain mo sa kanya, isang araw niyan, magpapaalam din yan sa'yo, yung kaluluwa nun.
at magre-reincarnate na din siya. Mabubuhay na siya ulit. Ayon pa kay Nikki, pinipili niya ang mga taong binibigyan niya ng manika. Binibigyan ko nito ay yung mga tao na malalakas yung loob, una. Yung mga tao na mataas yung pananalig sa Diyos, na of course, mabubuti. Yung wala silang tendency na imanipula yung alaga para gumawa ng masama. Ilan sa mga naregaluhan ni Nikki ay ang artista at commercial model na si Caleb Ong. Kwento ni Caleb, mahirap daw ang pasok ng pera sa kanya noon. Kasi zero talaga ako. Tapos most of the time, medyo delay yung allowance ko sa magulang ko. Talagang hirap na hirap ako. Tapos mga dumadating yung bill, walang pambayad. So kailangan mo kausapin yung mga landlord, yung sa parking na parang pwede po madelay. Hihiram ka sa kaibigan para pambayad ng Meralco or tubig or wifi. Yung bank accounts ko, hindi maintaining balance, zero talaga. Pero ngayong hawak na niya ang mga kumantong doll, milagrong hindi nahirap ang pasok ng pera. Gradual yung effect niya sa'yo. Magugulat na lang ako, biglang may papasok na or magte-text sa'yo. Pwede ka ba sa ganito? May audition or casting? Nakakabili na ako ng mga gusto. Hindi needs eh, gusto talaga eh. Kahit daw sa kanyang pagbibiyahe, feeling safe na siya sa mga kumantong doll na nasa loob ng kanyang sasakyan. Alam niyo experience na yung kapag nagdadrive kayo, tapos bigla na lang kayo magugulat na may sumasakay sa inyo. Sa akin kasi, nangyari yun every time na may dinadaanan akong place sa e-road. Nung nakuha ko na yung gumantongs, natigil na siya. Tapos mas confident na ako dumaan sa mga road na yung nakakatakot talaga ng mga road. Ang singer at fashion photographer na si Yuki dumating din sa panahon na sumadsad ang kanyang kabuhayan. I lost everything. My car, my house, my bank. As in, zero. So pagka-desperado niya, sinabi niya ang problema niya kay Nikki. Binigyan din siya ng isang maliit na manika na kasyang-kasya lang sa kanyang bulsa. Yung turning point niya, nalaman ko na nag-e-effect na siya during the pandemic. Akala ko before hindi na ako makakabalik sa singing, up until meron ako na-discover na app. Sabi ko, try ko nga to, kumanta nga ako ulit. And then kinausap ko siya, sabi ko, baby, tulungan mo naman si daddy to entertain people again and to actually earn money. Yung app biglang boom, sobrang sumikat siya during the pandemic. Ang dami ng singers, artista na nandun. At doon ako nakapag-start ulit kasi nakaipon talaga ako. At since then, nabago na. Nabago na yung life ko. Akalain nyo bang nakapagpundar na siya ngayon ng mga ari-arian, sasakyan, mga alahas, at house and lot? Kontra naman ng Simbahang Katolika sa mga kumantong dolls dahil isang uri daw ito ng pakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa ng patay. Pati na rin sa paniniwala sa reincarnation. Ito ay nakaka-apekto sa ating pananampalataya. Instead of tayo ay tuwing na magtitiwala, no, sa pag-ibig, sa awa, at sa pagkalinga na ating Panginoon, eh, nababawas na tuloy ating pananampalataya sa Kanya. Tayo ay nilalagay natin yung ating pananampalataya sa ibang mga bagay. With the practice of necromancy, do not conjure the dead. Because kapag ginawa natin to, you never know, most probably, no, eh, demonyo po yung lalabas doon na nag-aanyok na ating mga mahal sa buhay. Para naman kay Nikki, isang mahalagang aral ang kanyang natutunan mula sa pagiging masamang mangkukulam. At ngayon, ay isang espiritista na nakikipag-usap sa mga patay sa mabuting paraan. Utang ko lahat sa mga spiritual masters ko at sa living master ko, sa Gurudev ko right now, yung kung ano ako ngayon. Nagbawa ko sa kanya because siya lang yung nakapag-tame sa akin, sa enerhiya ko. Siya lang yung nakapagturo sa akin ng paano gamitin ito. Siya nag-awaken, siya yung nagising sa akin na you have a deeper calling. Ito po sila yun niya. Giit ni Nikki, walang pilitan at hindi daw po ito for all.
Dahil kadikit ng mga cute na mga manikang ito ay ang malaking responsibilidad sa kahihinatnan ng buhay ninyo at inyong pamilya. Ikaw, naniniwala ka ba? Handa ka bang mag-alaga ng mga manika ni Nikki? Huwag nating kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.